James Wiseman, mga idol, ay babalik na nga para nga sa Summer League team na ito ang team ng Golden State Warriors. Ayon nga dito kay Anthony Slater, James Wiseman will make his Summer League debut for the Warriors tomorrow night. At yan nga, mga idol, ay laban na sa team ng San Antonio Spurs. Ito nga daw ang final step sa pag-return ni Wiseman, ang kanyang talagang pagbabalik na. Matapos nga na maging maayos ang kanyang pagpapractice ngayon at maging maganda yung mga nakaraang linggo niya, ay ito, nagbibuild ngayon para sa kanyang pagbabalik. At syempre, mga idol, maraming Warriors fan ng excited, pati na rin mga NBA fans. Isang buong season hindi nakalaro si Wiseman, kaya naman sigurado halos lahat ng mata ng mga NBA fans ay tututuka dito sa labanan ng Warriors at ng Spurs at sa pagbabalik officially neto ni Wiseman. Hindi nga malinaw, mga idol, kung bibigyan ba siya ng minutes restriction sa first game back niya in over a year. Pero siguradong magiging maingat naman ang team ng Golden State dyan. Hindi nila bibigyan ang kanilang big men. Mas maganda ni sigurong dahan-dahanin, hindi rin naman kasi sila nagmamadali. Matagal na panahon pa rin naman ang bibilangin bago ang next season. Itong Summer League, mga idol, ay pagbibigay nga lang ng pagkakataon kay James Wiseman na maikondisyon ang kanyang katawan, maihanda nga bago nga talaga siyang bumalik sa kanyang team na Golden State Warriors. Kaya nga, mga idol, huwag na rin natin masyadong expect na maglalaro nga siya ng heavy minutes sa Summer League. Siguro pa unti-unti lang, which is a great move, matalinong move para nga dito sa team ng Golden State. At pag-usapan nga natin, mga idol, ang ating next balita na patungkol nga dito sa Miami Heat. Isa nga sila sa mga team na nakipag-usap na sa team ng New York Knicks patungkol nga dito kay Cam Reddish. May interest nga sila dito sa batang player na ito na may potential nga. Kaso ang ginagawa ng New York Knicks, mga idol, ay hindi nga siya pinapalaro. Kinuha pa nila mula sa Atlanta Hawks tapos bibigyan nila ng less minutes kesa sa kanyang nilalaro doon. Sa Hawks, mga idol, 23 minutes ang kanyang nilalaro samantalang sa Knicks ay 14 lamang. Kaya nga hindi siya mabigyan ng pagkakataon na may labas kung ano ba ang kakayanan niya. Which is hindi nga maganda para sa isang batang player na kagaya neto ni Cam Reddish. Kaya nga, mga idol, mukhang magiging to the rescue ang team ng Miami Heat at mukhang susubukan nga nilang kuwanin itong si Reddish mula sa team ng Knicks at siguradong ide-develop nila ito, mga idol, sa pamagitan nga ng pagbibigay sa kanya ng minuto. Kilala rin naman ng Heat, mga idol, sa pagtitiwala nga sa mga player nila kahit hindi sila masyadong kilala. Kagaya na lamang nila Duncan Robinson na binigyan pa nila ng 5-year 90 million contract, si Max Strus, mga idol, last season sa playoffs, tapos si Gabe Vincent na isa ring undrafted player. Kaya sigurado mabibigyan nga ng solidong minuto itong si Reddish pag napunta sa Miami Heat. At ito namang si Donovan Mitchell ay may hatid na good news para nga sa team ng Utah Jazz. Wala nga kasi siyang balak na humingi ng trade. Sabi nga neto ni Brian Windhorst, not gonna force any action right now. At least right now, mga idol, hindi mo nahihingi ng trade itong si Donovan Mitchell. Siguro pagmamasdan niya nga muna ang magiging galaw ng kanyang team sa free agency. Kung ano bang maitutulong nila dito kay Donovan. Matapos nga na i-trade nila itong si Rudy Gobert, sinabi nila na committed pa nga rin daw sila dito kay Mitchell. Kaya siguro binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ni Donovan kapag nagustuhan niya ang mga moves at siguradong makakatulong sa kanya at pati na rin sa kanilang team, ay baka magstay na nga lang siya dito sa Jazz. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA. Maraming nang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!